Decoding Clint Bodad's IG Story Part 2. Welp, a lot just happened, kapatid. Sa bawat oras na lumilipas ay paparami ng paparami ang mga bagay na kailangan nating i-decipher sa bawat pagkakataon na maglalabas si Clint ng bagong IG Story. Well, sa video ito ay kakambyo tayo ng kaunti. Pag-uusapan natin ang di umano video mismo daw ni Pusa sa isang bathtub. At hindi lang yan, may isang pangalan nang siyang pumukaw sa atensyon ng mga netizen sa isang post ni Clint. Ang pangalang Loping Majesty 2916. At ang lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. Kaya naman baka pwedeng makahingi sa inyo ng subscribe at pakikalimbang na rin ang kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga mauunang makakapanood. Simulan na natin. Kung kasali ka sa mga group na kung ano-ano ang sinesend, pwedeng sabong ng manok, paglalaro ng pusa o di kaya naman video ng isang panabong na manok at pusa na nag-aaway, ay malamang isa ka sa mga taong nagtatanong o nagpapasend ng litratong ito at humihingi ng tulong, nagpapabulong ng source o source, nanghingi ng full video and so on so forth. Di umano, ito ang sinasabing video sa mga post ni Clint sa kanyang IG stories. At dahil malay mo ba kung nagbayad ka ng libo-libong piso para ma-access ito ay tsak syempre iipagdadamot mo. Pero, worry not kapatid, mag-aambag ako sa inyo. Totoo, walang halong biro. Ipapakita ko mismo ang video niyan with matching link para at least pag may nagtanong sa'yo kung ano ang video yon ay mariredirect kayo. At huwag na nating patagalin pa, naluto ko na ang spaghetti sauce para sa inyong pasta na walang sauce. Roll the clip. And there you go kapatid, ang videong tinutukoy ng iyong mga kaibigan. Now, humihingi ako ng paumanhin dahil siguro na-disappoint kayo sa videong ito. Pero well, sabi nga nila minsan ang katotohanan ay mahirap tanggapin. Basically kapatid, ang videong ito ay para sa video commercial ng isang brand ng damit. Specifically, Bench. Baka naman. Sa dulo kasi ng video ay makikita sa credits ang kanilang logo at isa ang brand na yan sa mga lumitaw. Sinasabing sinuot ang video ito para sa Valentine's Day at well, what better way para i-showcase nga naman ng Bench ang kanilang produkto kundi kunin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Marketing strategy at its finest. Again, I'm sorry to disappoint you but it is what it is. Moving on, ngayon kapatid mayroon pang isang kumakalat na litrato kung saan makikita naman si Sampayan na may hinahalikang guess what? This might be a big surprise pero hindi lalaki kundi isang babae. At dahil nga hindi tayo sigurado sa videong natuklasan ni Clint kung ito ba si Pusa o si Sampayan ay marami ang mga netizen na kumbinsido na isa ito sa mga videong yun. Well, ang litratong ito kapatid ay kuha sa isang PBB episode na inere maraming taon na ang nakalipas. Ito ang tukaan ni Sampayan at ng isang babae na hindi ko na lang papangalanan. So again, this is not new. Marami lang talagang mga netizen ang nagpapakalat ng maling balita kaya marami rin ang naniniwala. And there it goes kapatid, ngayon ay malamang lamang ka na dahil alam mo na ang mga dapat mong malaman tungkol sa kwentong yun. Sino o ano nga ba ang kwento sa likod ng pangalang ito? Well, nagsimula ang lahat base sa Pinoy Trend ay may isang post sa IG ni Clint kung saan habang naglalaro siya ng Clash Royale ay lumabas ang pangalang ito na ginagamit niya sa kanyang Google account. Now, we can take this information as a grain of salt. Maari nga namang edited lang yun. However, if we will remove that mindset na ito ay edited, ay marami ang mga Filipino internet detective ang siyang nag-search sa Google o YouTube. And well, they are not disappointed. Sa video ay nakita nila ang isang username na may pangalan ding Loping Majesty 2916. And you bet, going through sa mga videos na nakapost dito ay medyo nakakakilabot din. Cryptic at may parang hidden meaning. Let me give you an example. This was posted July 17, 2020 at may pamagat na Peppermint Tea Dark.
Yogi, I might have to change the song due to copyright reason, but hey, roll the clip. Now, moving on sa latest video ng channel na ito ay ang pinapalabas ay yung mga slideshow ng mga IG stories ni Clint. Ang pinaka-highlight talaga kapatid ay kung hindi mo pa napapansin ay puro Mona Lisa ang litrato na lumalabas sa screen. Well, this is literally referencing sa Mona Lisa painting by none other than Leonardo da Vinci. More than 100 years ago kasi kapatid, base sa ilang mga articles online, ay noong Agosto noon ay ninakaw ang painting sa Paris. Just like in real life, lumalabas na parang ninakaw din ni Sampayan si Pusa kay Clint. So you get the idea. Matapos kong ipinost ang video tungkol kay Clint ay marami sa inyo ang pumunta sa kanyang IG para tingnan kung ano ang mga update. Maraming maraming salamat sa mga taong nag-point out na isinama niya ang aking video sa mga yon. Actually, 2 beses. Ito ang isa at sinabi niyang, "You are my entertainment." Hindi ko alam kung this statement is a sarcasm pero ayun. At heto pa ang isa, sinabi niyang, "Hearing you guys having to read this is hilarious." Which makes sense kapatid, ano, kasi naisip ko lang ano, noong binibigyan ko ng kahulugan ng IG story na ito ay sinabi ko na parang ipinapalabas ni Clint ang kanyang talino overconfident. However, dahil sa respond ni Clint na ito ay nagkaroon ako ng bagong teorya sa kung ano ang ibig sabihin niya rito at konektado pa rin naman ito sa pagkakaroon ng kaalaman ni Clint sa pang-hack. Now, sa IT field kapatid kasi ay mayroong tinatawag na HTML na may ibig sabihing Hypertext Markup Language. Basically, ito ang ginagamit na lengguwahe ng mga IT na siya namang binabasa ng computer para makapag-produce ng kung anumang bagay specifically sa mga site online. Now, ang HTML kapatid ay mayroong 3 basic structure. Ito ang header section, body section, at footer section. Now, kung titingnan mo ang pinaka-spelling ng body sa post ni Clint ay mayroon itong symbol. Ang tawag dito kapatid ay curly braces at isa ito sa mga ginagamit sa HTML. Let me give you an example. The bottom line is kapatid, ang gustong iparating dito ni Clint ay ang pagkakaroon niya ng access sa pamamagitan ng pang-hack sa isa sa mga account, either ni Pusa o ni Sampayan. So that's that. At napansin ko rin na ang channel na Looping Majesty ay nag-comment sa ating comment section. At this seems to be far-fetched pero I mean, na-notice ni Clint ang video so there is a possibility na siya talaga yon. But then again, I can't confirm. Ilan lamang ito sa kanyang mga comment sa ating video.
Ngayon kapatid, unang-una ay nagpapasalamat ako sa bawat isa sa inyo na nanonood ng videong yun. Salamat din kay Clint at napansin niya ang video natin. As of this recording kapatid, patuloy talaga ang pagpo-post ni Clint ng mga cryptic images sa kanyang IG stories at napakarami ang talaga namang pwede nating matuklasan dito o pwedeng himay-himayin. Now, the question is, gusto niyo pa ba akong gumawa ng third part ng videong ito? I mean, kung gusto niyo ay samahan natin si Clint hanggang sa dulo para once and for all ay ma-spill na niya ang tea na kanyang tinutukoy at lahat tayo malalaman kung ano nga ba ang nasa dulo ng istoryang ito. Let me know kapatid. At dyan na siguro matatapos ang second installment ng adventure natin sa pag-decipher ng mga cryptic codes na ito. Maraming maraming salamat po sa panonood and as always, thank you so much for watching. Goodbye.